Hi mga travel trackers around the globe! After how many months of planning and preparing, finally gagala na tayo at ang una nating pupuntahan ay ang Bukidnon. Let's go! Ang lalawigan ng Bukidnon ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla ng Mindanao. Gamit ang sariling sasakyan, aabuti ng 4 oras mula Davao City bago makarating dito at 7 oras naman kung pampublikong sasakyan tulad ng mga bus. Ang Bukidnon ay kilalang kilala sa masaganang agrikultura nito, kung kaya ito ay binansagan na food basket ng rehiyon. Sa lalawigang ito, mararanasan ang malamig na klima ng buong taon. Makikita din dito ang naglalakihan at nagaganda ang mga bundok na sagana sa halaman at mga puno. Pagkatapos ng 1 oras at kalahating paglalakbay mula Davao City, ay una nating mapupuntahan ng Overview Nature and Culture Park. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Kipolot, Palakapaw, Quezon ng Bukidnon. Bukod sa magagandang tanawin, makikita din dito mga estatwa ng mga katutubong tribo na namumuhay sa Bukidnon. Wala kayong dapat bayaran sa pagbisita dito. Habang ine-enjoy ang magagandang tanawin, maaari kayong kumain at magpahinga dito. Paalala, palaging panatiling malinis ang lugar. Sa aming patuloy na paglalakbay sa Bukidnon, amin din natunghayan ang mga kakaiba at nagaganda ang mga gusali tulad na lamang ng mga lokal na pamahalaan ng bawat bayan tulad ng sa Maramag at ng sa Malaybalay City. Sunod namin pinuntahan ang Abbey of Transfiguration. Ito ay matatagpuan sa San Jose, Malaybalay City. Ito rin ay tinatawag na Pyramid Church na kung saan maaari kayong makapagdasal, makapagpasalamat sa Panginoon. Ang simbahan ay dinisenyo ng ating pambansang artist na si Leandro Locsin na kinuha ang inspirasyon sa Bahay Kubo. Walang bayad ang pagbisita dito, ngunit mahigpit na paalala na palaging panatiling maging matahimik bilang respeto sa banal na simbahan. Patungo sa sunod naming destinasyon sa Bukidnon ay nadaanan namin ang pinakamalaking taniman ng pinya ng Del Monte. Ito ay matatagpuan sa Camp Phillips ng Manolo Fortic. Ang taniman ng pinya ay may lawak na 5,000 hektarya. Sa loob ng Camp Phillips, makikita natin ang nagagandahang American style na mga bahay. Ang proyektong ito ay pinatayo ng mga Amerikano na dati nagmamay-ari sa Del Monte Company para may matirhan ang kanilang mga empleyado. Pagkatapos ng Camp Phillips, narating namin ang pinakasikat na Mindanao's favorite extreme playground, ang Dahilayan Adventure Park, at ang ultimate family playground na Dahilayan Forest Park. Tinadayo ito dahil sa kanilang extreme but safe na mga rides. Panoorin ninyo ang hiwalay na video tungkol dito sa aming channel upang mapakita kung anong extreme rides ang dapat maranasan sa Dahilayan. You can click the link sa description below para sa mabilis na pag-access. Matapos nating enjoyin ang buong Dahilayan Parks, tayo ay magtutungo naman sa Grand Canyon of Mindanao na matatagpuan sa Sitio Lawis, Barangay Lunukan, Manolo Fortic. Ito ay 1 oras lamang mula sa Dahilayan. Sa Lawis Grand Canyon ay mabubusog at mamamangha ang inyong mga mata sa natural na ganda struktura ng kanyon. Alam nyo ba na ang ilog na ating makikita sa gitna ay ang Tagaloan River na umaagos patungo sa Makahalar Bay ng Opol Misamis Oriental. Perfect spot ito upang magpahinga o magpahangin,
Pero doble ingat lamang kasi walang harang ang gilid ng cliff na kung saan maganda tanawin ang canyon. Pwede rin kayo mag-camping dito. Kailangan nyo lamang magpaalam sa LGU para sa inyong seguridad. At huwag kakalimutan na magdala ng sapat na pangangailangan marahil malayo ito sa komunidad. Paalala, sa mga nais pumunta gamit ang kanilang sasakyan, ang dadaanan patungo sa viewing spot ng Grand Canyon ay sobrang malubak, kaya habaan ang pasensya at dapat kondisyon ang inyong sasakyan. Puntahan naman natin ang capital city of Bukidnon, ang Malaybalay. At isa sa best place na puntahan dito ay ang kanilang Kaamulan Park na bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At meron din silang mini zoo na pwede niyong puntahan ng libre. At para sa mga nais kumain o bumili ng pampasalubong, meron silang Paula's Restaurant sa bandang kaliwa na handang bumusog sa inyo. Dapat niyong tikman ang kanilang mac and cheese partner with pineapple milkshake. Tayo naman ay lumangoy at mag-cool off sa Nasuli Spring na matatagpuan din dito sa Malaybalay City. 50 pesos lamang ang entrance fee at inyo nang ma-enjoy ang napakalamig at nag-aasul na tubig ng Nasuli. Iilan pa lamang ito sa maaaring puntahan sa lalawigan. Kaya mga ka-travel trackers, dayuhin na natin ang gandang Bukidnon! I hope you guys enjoyed our first travel vlog. Please do comment or suggest a place you like us to feature. Don't forget to like, share, and subscribe!